Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ang ituturo ko po sa inyo ay itong mga linking verbs na am, is, are, was, at saka were. Okay? Kung saan ay ituturo ko sa inyo kung kailan sila ginagamit. At saka ituturo ko na rin po yung mga English sentence na maaari po natin na mabuo gamit po itong linking verbs natin na am, is, are, was, at saka were. Okay po? Okay, dito po muna tayo sa tamang paggamit ng mga linking verbs. Meron po kasing linking verbs na ang ibinibigay na impormasyon po ay pang ngayon. At ito po yon yung am, are, at saka is. Mga pang ngayon na impormasyon po ang ibinibigay niyan. Halimbawa po, siya ay isang guro. Itong ay natin na salita sa Tagalog, yan po yung ating linking verb. Pag yan na itinranslate nyo bilang is, sinasabi nyo na yung ating pinag-uusapan na siya o she ay guro ngayon. Okay? Pero kung itong ay natin ay ang ginamit nyo po ay was, ang ibig nyo naman po sabihin ay siya ay isang guro noon. Pero ngayon hindi na. So yan po ang gamit po ng linking verbs natin na pang ngayon at pang noon. Kung gusto nyo sabihin na noon, siya ay isang doktor, edi ang gagamitin nyo po ay itong was o were. Okay? Pag pang ngayon, edi itong am, are, o is. Okay? Ngayon ang malaking tanong, kailan ba dapat gamitin yung linking verb na am, yung are, o is? Ito na po, nakalagay na po dito sa ating listahan. Pag ang ginamit nyo po ay pronoun na ako, o sa English ay am po ang gagamitin nyo. Kung ang ibibigay nyong impormasyon ay pang ngayon, para sa ako. Pag naman, ang gusto nyong gamitin po ay are, ang pwede pong ipareha sa are na pronoun ay maalin man sa you, we, o they. Okay? Tapos po, yung is po ay maaari po natin ipareha sa pronoun na he o she. Yung he ay lalaki, yung she ay babae. Basta tatandaan nyo, yung lagi ko itinuturo sa inyo, pag gumamit po tayo ng pronoun, itinuturo lang po natin yung ating pinag-uusapan at hindi natin pinapangalanan. Katulad po nitong ako, ikaw, tayo, kami, sila, siya, itinuturo lang po natin yung tao pero hindi po natin pinapangalanan. Okay? Ngayon po, kung gusto nyo magbigay ng impormasyon na pang ngayon, tapos yung ating pinag-uusapan ay pinangalanan nyo po, katulad po nitong Mario, hindi nyo na po itinuturo gamit ang pronoun, alamin nyo po muna yung bilang noong pinangalanan nyo. Kung isa lang po, is po ang gagamitin nyo. Kung marami, are naman ang gagamitin nyo. Katulad po nito, si Mario ay. Yung I po ay tinranslate ko bilang is kasi isa lang po ang bilang ni Mario. Isa lang po yung pinangalanan natin na tao. Pero oras na marami, katulad po nito, ang mga lalaki, yung I po ay tinranslate ko bilang are. Para masabi na marami yung ating pinag-uusapan. Marami yung pinangalanan ko. Okay? Marami ang bilang. At ang ibinibigay na impormasyon po ay pang ngayon. Kasi ang ginamit ko ay is o itong R para dun sa pinangalanan po natin. Okay po? Ngayon po, pagdating naman po dito sa pangnoon, yung I po natin, ang kapareha po ay was. Pagdating sa you, we, at saka they, were naman po. Okay? Pagdating naman sa he o she, was po ang inyong gagamitin. Okay? Tapos, pag isa lang po yung pinangalanan nyo, was po ang gagamitin nyo. Tapos, pag yung pinangalanan nyo ay marami naman ng bilang, were naman po. Okay? So, yan po yung tamang paggamit po ng linking verbs na pang ngayon at pang noon. Okay? Ngayon po, ang ituturo ko naman po sa inyo ay ano ba yung mga English sentence na maaari po natin mabuo gamit po itong linking verbs. Okay? At ito na po, nasa baba. Okay, ito pong nasa baba, ito po yung maaari nyo pong mabuo gamit ang linking verb. Okay, maaari po natin masabi ang profession
ng ating pinag-uusapan. Halimbawa po, siya ay isang guro. Kunyari po, itong siya ay isang guro, gusto niyong masabi na ngayon ay siya ay guro, edi syempre itong ay natin ay itra-translate natin bilang is. Kasi, kaya is po, kasi ang ibinibigay na impormasyon po ng is ay pang ngayon. Ito po yon is. At kung mapapansin nyo, yung siya, pag yan ay in-English nyo, ay maaaring he o she. At kung mapapansin nyo dito sa ating halimbawa, ang ginamit ko ay she, na isang babae. So ito pong listahan natin na ito, yan ang nagtuturo sa atin ng tamang paggamit po ng linking verb. At ito na nga po yun, oh, nagagamit na natin, she is. Ayun na po yun, she is, para sa siya ay. At kung mapapansin nyo, inilagay ko na po dito yung maaari nating isunod na salita pagkatapos po ng linking verb. At yun po ay profesyon sa buhay. Katulad po ng doktor, farmer, carpenters, businessman, dentist at iba pa. Okay, at ang nilagay ko po dito ay teacher. Okay, so sa pamagitan po ng linking verb, nasabi ko po yung profesyon noong tao. At yun po ay siya ay isang guro. She is a teacher. Okay? So, yan po ang naibibigay na idea po ng linking verb pagdating sa pagbuo ng English sentence. Okay po? Okay, isa pa pong halimbawa. Sila ay mga guro. Yan ay tinranslate nyo, gagamit na naman tayo ng linking verb kasi yan ay patungkol sa profesyon nung ating pinag-uusapan. At itong sila, pag yan ay tinranslate nyo sa English, ay nakalagay na po dito. Ito yon sila. They. Ayun, they. Tapos ang ginamit ko para sa I ay are. Kasi ang kapareha po ng they ay are. Okay? At ang gusto kong sabihin ay ngayon, yung mga taong ating pinag-uusapan o sila ay mga guro ngayon. Yun ang gusto kong ibigay na impormasyon. Kaya ang ginamit ko ay are, hindi po were. Okay? So, sila ay mga guro. They are teachers. Okay? So, yan ang tulong ng linking verbs. Maaari po natin gamitin para masabi yung profesyon ng ating pinag-uusapan. Okay? Ngayon, isa pang English sentence ang maaari nating mabuo gamit po ang linking verbs at ito naman, pagpapakilala. Kung gusto nyong ipakilala ang ating pinag-uusapan, pwede nyo pong gamitin ang linking verbs po. Okay, halimbawa, sila ay mga kaibigan ko. Kung mapapansin nyo, nagpapakilala po tayo dito. Ipinapakilala po natin yung ating pinag-uusapan. At yung po ay, sila ay mga kaibigan ko. Pag in-English nyo po yan, they are my friends. Okay? So, ngayon, alam nyo na kung paano gamitin ang linking verbs. Maaari pong para masabi ang profesyon ng ating pinag-uusapan o maaari pong ipakilala natin yung ating pinag-uusapan. Ngayon po, tayo po ay nasa part 1 pa lang. So, hintay-hintayin nyo lang po yung mga part 2 kasi meron pa pong ibang gamit ang linking verbs sa pagbuo ng English sentence. Okay po?